Cardo, ito kasi yung mga sapatos ng kabayo, di ba? Oo. Ang kailangan natin gawin dyan, unang-una, kailangan alamin natin yung sukat ng paa ng kabayo. Di ba? Halimbawa, ito. Ito para kay Castellano. Ito naman. Ito yung luma, ito yung bago. So, halimbawa, hindi siya sakto yung size niya, kailangan mong yupiin dito para magsakto. Magkabilaan. Sir Cardo. Sir Cardo ka na, Sir Cardo. Cardo na lang. Kaya ako pulis eh. Cardo. Nakakabilib ka. Kabata-bata mo, pero halos kabisado mo na lahat ang gawain dito. Siyempre naman, Cardo, dito na ako lumaki, saka minsan ito na rin yung playground ko. Saka lahat ng kabayo, kilala ko yan. Bawat isa dyan, kung anong mga ugali niyan, kilala. Bakit? Hindi ka na ba nag-aaral? Hindi, pero yun yung gusto ko sana gawin, Cardo. Kaso, wala tayong pamatrikul eh. Kaya nga gustong-gusto ko makapunta ng Maynila eh. Eh, naman ang gusto mong kurso kunin? Criminology. Gusto ko maging pulis kagaya nyo. Yung mga nanguhuli ng mga masasamang tao, yung mga salot sa lipunan, yung mga ganon. Gusto mo pala maging pulis, ha? Siyempre, eh. Kaso, yun nga, sinabi ko, Cardo, eh, wala tayong pamatrikula. Kaya minsan, kung libre ako dito, yung ibang racket, pinapasok ko na rin. Para pangdagdag sa matrikula ko, para makaipon. Alam mo, tama yan. Dapat matuto kang mangarap. Dapat lahat ng kabataan, kagaya mo. Kaya kinakailangan mo talaga makapagtapos para matulungan mong pamilya. Cardo! Tara kain! Magandang umaga, Macoy. Berto, magandang umaga. Tong. Magandang umaga sa inyo. Kain tayo. Hindi tayo nakapag-almusal kanina eh. Nagugutom na ako. Tara. Trabahan tayo. Hindi tayo makakalaban. Tara. Cardo, manager, hayaan nyo na po yun. Ganun talaga yung mga yun pag may bago, naninindak. Hayaan nyo na yun. Oh, Cardo, punta na kami sa trabaho namin. Marami kami papalit ang mga sirang ilaw. Oo nga, sir. Kita na lang tayo mamaya pag-uwihan na. Ha? Hey, Chong. Sir. Sige po. Sir. Cardo, manager, kape po. Sige, Macoy. Salamat. Ayan. Talaga bang ganyan to dito? May palibreng almusal? Ay, opo. Ganun po talaga si Boss Lito. Maalaga sa mga tao niya. Saka ayaw niya pong nagugutom. Mabait talaga si Boss Lito, no? Opo. Napakabait. Siya nga pala, ano, manager, kamusta po yung pakiramdam niyo? Ayos na po ba? Ayos na. Ayos. Manager, paabot niya yung kanin. Bawal, paabot naman yung kanin, no? Sige, ho. Wait po. Yan. Salamat. Salamat. Ito po, apin niyo po. Salamat. Salamat, Macoy. Ito po, Cardo ka na. Siya po pala, Cardo. Pagkatapos po natin kumain, magpapaligo tayo ng mga kabayo. Tapos po, tuturuan po natin sila isa-isa ng mga vitamins. Para malusog, di ba? Macoy, ayun ang kabayo to. Yan po. Yan yung pinaka-pinaka-paborito ni Boss Lito sa lahat. Kaya pala macho. Oo nga eh. Macho rin sa precious. Ano nga, iba lang ako. Alam nyo ba tong si Macoy? Ang pangarap din niya, maging pulis. Oo, sir. Totoo ba yan? Totoo po. Pulis talaga po. Kasi, napansin ko sa panahon ngayon, kailangan ng mga matitinong pulis po eh. Pero Macoy, mahirap ang buhay ng pulis ha. Hindi lahat ng pulis matino. Minsan, dadaan at dadaan ko talaga sa pagsubok. Lalong-lalo na dito sa bansa natin. Napakahirap ng trabaho ng isang pulis. Araw-araw, nasa panganib ang buhay namin. Pero hindi halos sapat ang sinusweldo namin. Kaya meron kaming ibang mga kasamahan na napipilitan gumawa ng masama. Kaya sana balang araw, kung matutupad mong pangarap mo at maging pulis ka, sana maging matapat kang pulis. Pangako, Cardo. Manager, mga sir. Pinapangako po sa inyo. Magiging isang mabuting pulis po ako. Nasa Macoy, tandaan mo. Ang pagiging isang pulis, ito ay isang tungkulin na sinumpaan at kinakailangan panindigan. Salamat, Cardo, ha. Kayaan mo, bibit-biting ko yan kapag ako naging pulis. Aasahan namin yan, ha. Hoy, bilisan nyo na. Tapusin na natin to para mapagtrabaho na tayo.
Bakit? Cardo, naalala na kita. Ikaw yung pulis na maangas tapos magaling makipagbarilan. Saka di ba yung tawag sa inyo, Agila? Tama ako, di ba? Naalala ko na yun. Teka lang, Cardo. Bakit nga ba kayo nandito? Ano ba nangyari? Mahabang kwento. Napaginitan kami ng asawa ng presidente. Si Lily. Oh? Eh, paano naman nila magagawa? Kalaban niyo ba sila? Hindi namin sila kalaban. Dati, kaibigan namin si Lily. At iligtas namin ang buhay niya. Hindi namin malaman kung ano nangyari. Pero mula na pang-asawa niya ang presidente, bigla nag-iba ang lahat. Kinasuhan niya ng iba't ibang kaso si Lord Delpin para makulong ito. Pati ako, inagbintangan nila sa isang krimen na hindi ko naman ginawa. Ibig mo sabihin, Cardo, ang asawa ng presidente ang kalaban niyo? Medyo mahirap yan. Malaking tao pala yun eh. Saka, edi yung presidente galit na din sa inyo niyan. Oo. Oh, siguradong galit na galit din sa amin ang presidente. Minsan na namin siya nakalaban. At iniligtas ang buhay niya. Pero hindi namin nakalain sa pagkakataong ito. Ay mas paniniwalaan niya ang napangasawa niya si Lily. Alam mo, Cardo, buti na lang dito kayo nagtago kasi ang si Buslito, malaking tao din yan. Hindi kayo basta-basta mahuhuli. Cardo, hindi ba mahirap sa'yo na iniwan mo yung dati mong buhay? Mahirap. Siyempre, yun yung nakasanayan ko. Ang maging alagad ng batas. Ang mahirap pa sa akin, iniwan ko ang lola ko. Naawa nga ako sa kanya eh. Kasi napakarami niya sinakripisyo para sa akin. Meron pa kaming anak ni Aliana, si Letlet. Wala naman kami magagawa eh. Hindi namin siya maaaring isama. Ayoko nang idamay sila. At mapahamak pati ang buhay nila. Pero alam mo, Macoy, sana balang araw matapos din ang lahat ng ito at makabalik na ako sa serbisyo. Sana nga, Cardo, makabalik ulit kayo sa pagiging pulis. Sana. At sana balang araw, kapag pulis ka na, magkita rin tayo. Sige ba, Cardo? Pumunta ka dito, pansin ko, may problema. Meron eh. Ay, ano ba yun, Cardo? Itatampo ka sa akin si Aliane eh. Napagsalitaan ko kasi na hindi maganda. Eh, ano ba sabi mo? Pinanako kasi siya dun sa damit na suot niya. Para kasing bastusin eh. Ah, sexy, no? Oo. Kaya, alam mo, Cardo, conservative ka rin kagaya ko, no? Kasi ako dati, may dati rin akong jowa eh. Eh, ayoko rin yung nagsusot ng mga maikling short, yung halos labas na yung puwet. Tapos, babastusin ang mga lalaki doon sa kanto namin. Saka ito pa, ang gusto niya pa, balikan ko para ipagtanggol siya. Oh, ano nangyari? Nabugbog mo? Hindi. Ako nabugbog. Eh, ang dami. Pero Cardo, pinagtanggol ko. Kaso nga lang, hindi kinaya. Ang dami. Ayun. Ayos lang yun. Ang importante, pinagtanggol mo. Pero alam mo, Macoy, tama si manager eh. Dapat kinausap ko na lang na maayos ang asawa ko eh. Hindi ko na sana siya pinagsabihan. Hindi sana ayos kami ngayon. Pero Cardo, huwag kang mag-alala. Magiging okay din niya, lalo na ang ganda mong lalaki. Ang lakas ng karisma mo. Eh, konting lambing lang yan. Konti lang, Cardo. Sana nga. Hoy! Buti pa, tulungan mo na ako dito para matapos na agad. Tapos oo, makalipat sige. Na tayo doon. Tara. Sige na. Alam mo, Cardo, minsan yung mga babae, no, ang hirap ispilingin. Kasi, biruin mo, pag masyado kang mahigpit, magagalit sila. Tapos kapag maluwag ka naman, iisipin nila, wala kang pake. Eh, di ko na alam yung gagawin ko, Cardo. Alam mo, Macoy, ganyan talaga mga babae.
Mahirap ipaliwanag. Buti nga ikaw eh. Itsura mong yan, preservative ka. Kasi alam mo, Cardo, pag ako mag-aasawa, katulad ng nanay ko. Yung mabait, simple, maalaga sa pamilya at siyempre kay tatay. Yun ang tama. Diba nga may kasabihan tayo na ang babae ang ilaw ng tahanan. At dapat ang lalaki, siya ang nagtatrabaho at nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak at asawa. Yun ang gusto ko. Kaya ako, Cardo, kapag magiging tatay ako ng mga anak ko, hindi ako tutulad sa tatay ko. Tamad na, lasinggero pa. Kaya ako nagtatrabaho eh, para sa pamilya ko at syempre para makapag-aral ako. Sana nga pala, Cardo, konting ipo na lang, makakapag-aral na ako sa Maynila. Oh, nakakapag-ipon ka sa ganitong klaseng trabaho mo? Oo! Oh. Diskarte lang, Cardo. Bilib din ako sa'yo, ah. Bait ni Toto, no? Sobra. Saka alam mo ba, malupit yan. Yan ang pinaka-paborito ng boss dito. Saka, mukhang magaling to, no? Oo, champion yan. Mukha naman. Saka nga pala, Cardo, alam mo, pangarap na pangarap ko talaga maging polis. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa baril-barilan. Tapos nanonood na ako ng mga action na pelikula. Ikaw ba, Cardo, paano ako naging polis? Pareho lang tayo. Nung bata ako, hindi na pangarap ko ang maging isang pulis. Pareho kami nung kakambal ko, Sedor. May kakambal ka? Oo. Kaya lang, pinatay siya. Pinatay siya ng kasama niya. Anong nangyari, Cardo? At yun, napatay ko si Joaquin Tuason. Hindi ako tumigil hanggat di ko nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kapatid ko. Buti na lang, Cardo, na ipaghinganti mo yung kakambal mo. Huwag kang mag-alala, Cardo. Pag ako naging pulis at nakabalik ka na sa serbisyo mo, magiging katulong niyo ako sa pagsubo ng mga masasamang loob. Pangako yan, Cardo. Cardo, hindi lang nasunod yung mga utos eh. Cardo, huwag ka na makialam dyan. Hayaan mo na yung mga yan. Halika na. Hindi, Chong eh. Sumasobra ng mga yan, huwag kitang hindi pinapatulan. Cardo. Kama ito. Cardo. Ako. Cardo! Pinatong kanya si Macoy. Bakit? Anong pakialam mo? Iyayabang niyo ah. Porque hindi pumapalag sa inyo yung bata. Ah, lalaban! Sumay kong batukan ko? Pulis ka eh! Antayin mo resback namin! Oh! Cardo! Boy! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Cardo. Sanay naman ako eh. Kasi dito sa kwadra, ako lang naman yung kaya nilang ganunin. Buti nga, dumating kayo eh. Nang nakahanap yan sila Berto ng katapat, di ba? Nga pala, Cardo, salamat ah. Wala yun.
At kapag sinaktan ka ulit ang mga yun, sumbong sa akin. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi lang yun ang matitikman nila. Salamat talaga, Cardo, ha? Simula ngayon, idol talaga kita. Grabe, ha? Ang lupit mo. Wala mo pa ako. Sige na, mag-iisa tayo para matapos na to. Oo, sige.